Na galunggong, piniritong talong, kamatis at itlog na maalat, tapos alamang, pausawan ng talong. Ayan, since kagabi, hindi ako masyadong kumain, eh, anong oras pa lang ngayon? 10 a.m. pa lang po. So, dapat breakfast pa lang, pero mukhang pang lunch na ito, ano? Pero, syempre, kasi bawi tayo dahil hindi naman tayo nakadinig kagabi. Kaya, ito na yung pinakaparang brunch, tinatawag. Okay? So, tikman na natin itong pinrepair ko. Ay, meron nga pala akong coffee. Ayan. Black coffee lang yan, nilagyan ko ng konting stevia. Mga isang pinch lang. Kasi gusto ko sa black coffee, talagang ano lang, yung hindi siya masyadong matamis. So, nilalasahan ko yung coffee talaga. So, yeah. Lain ko to kasi nakatakam ko kanina pa dito sa piniritong talong ko. Hindi ko ito kinakain yung balat kasi anti kasi. I mean, makunat siya. Ito. Ha? Ito talaga yung combination ng ilag na maalat saka ng kamatis. Dito pa lang, hindi nyo na kailangan ng recipe. Madali lang itong gawin. Kahit kayo, kayang-kaya nyo gawin ito, diba? Ito ko lamang. Iba naman ang recipe nito dun sa nauna kong pinost na ano. Yung may pork. Yung kasi, paulam na talaga yun eh. Ito, talagang matausawan siya. Up. Sabi nila, ang sugar daw is, parang natural siya na antihistamine, nakakawala ng allergy. Medyo may allergy ako sa alamang tsaka dito. Slight lang. Minsan meron. Minsan hindi naman ako nakakaroon. So, good luck na lang sa akin pag na-allergy ako dito. Pag nangatin na yung labi ko. Dahil bawal sa atin ang sugar, right? Mahanap tayo ng antihistamine na mamaya. Kamay nga pala. Okay. Basta enjoy ko siya. Bugas naman ako. Grabe ang takaw ko. Wala ko may kwentuhan sa inyo guys. Pero wala ko maisip na kwento. Or kung anong kahit informative na ano. Mga informations or whatever na topic. Kaya alam ko lang. Share ko na lang sa inyo na ang sad news or bad news ko. Next story yung weight ko guys. Next story yung... Huminto ako dun sa weight ng 65. Kasi kumakain ako ng prutas. Diba wala na nga mabiling mga vitamin C ngayon. Siyempre wala naman ako ibang tatakbo kundi prutas lang dahil to tell you guys, kain talaga ako. May hika ako. Simula na high school ako kaya natatakot ako para sa sarili ko kung
hindi ako kakain ng prutas na gaya ng orange, apple, tsaka banana. Eh, di ba, bawal yun sa atin kasi may fructose yun, which is sugar. So, yun. Feeling ko yun yung reason kung bakit hindi yan bumababa yung timbang ko. Kasi since nag-lockdown, ang hirap na maghanap ng vitamins, naubos yung supply ko ng vitamins. Kaya, sa prutas na lang ako bumabawi. So, yeah. Yun. Share ko lang. Don't worry guys, kahit medyo mamantika yung kinakain natin. Safe naman yan kasi, coconut oil yan eh. Unlike yung mga vegetable oils. Ang trusted oil lang talaga namin since nag-keto kami is coconut oil tsaka pork fat, yung taba ng baboy. Ang sarap nito, organic salted egg. Talagang sarap namin daw, siguro mga 2 months na, pero sarap pa rin siya hanggang ngayon. The best. Kung gusto nyo nga pala guys, parang mas tipid. Kunyari, ulam-ulam kagaya nito, isda. Kahit hindi kinitig ito, ang magandang gawin sa isda, maximum mo, di ba? Ang mga advisable na isda na ganyan, tulingan, balunggong, tilapia. Kasi yan naman yung mga common na meron tayo dito palagi sa palengke natin. Paksiwin mo muna. Hindi, tanghalian, paksiwan, no? Tapos, atanghalian. Yeah. Or kahit ano pa, meal of day. Tapos, syempre, magsasawa ka na, paksiwan na naman mamaya, diba? Kung gagawin mo, ipilituin mo ngayon yun. Pero i-reserve mo yung sabaw ng paksiwa, okay? Ngayon, pinirito na, di. Ngayong next meal mo, prito naman, hindi naman paksiw na isda. Siyempre may matitira ka pa. Ang gawin mo ngayon, yung sabaw nung paksiw mo, haluan mo ng gata. Lutuin mo siya hanggang sa maghalo yung manamis-manis na lasa ng gata tsaka yung maalat na maasim na sabaw. And then, ilagay mo ngayon yung pinirito mo. Yun eh, kung may tira ka pang isda ha. Pero, yun nga, isang trick yun para hindi ka rin magsawa. Kasi kung bumili ako ng kunyari, mga 2 kilo ng isda, tapos, wala akong ref. Kunyari, ganun, diba? May mga senaryo ganun. So, better yet, lutuin muna lahat ng isda mo. Then, ganun yung gawin mo. So, paksiw. And then, at may paksiw, iprito mo. Then, gataan mo. O, diba? At least tatlong iba-ibang dish. Pero isang isda lang. Hindi ka magsasawa. Lalo na ngayon eh, napakamahal ng isda. Nagtitipid na tayo, diba? Kasi, alam niyo na. Sarap niya. Hindi siya maalat na maalat. Tamang-tama lang. Pinaka-favorite namin. Ulo na crispy. Kaya natanggal namin ang iyong asang kahit maliit yung isda. Tsaka yung laman loob ng tiyan, yung bituka. Ang sarap. Sarap ito mag-nap, no? Ate mo mag-alit tayo. Tabang tamad lang. Ay, tiyan. Pakain ako. Muntala pang isa. Sugna ako. Anyway, pwede ko pa rin makain mamaya. Kape, medyo mainit pa to. Baka hindi kumaunas ko ngayon. Gusto ko kasi guys sa kape ko, yung baligamagam lang siya. Para pag ininom ko, isang inuman lang. Ganun. Medyo pa siya inip pa. Okay? Inilin ko yung sama. Sarap. Ito.
think that's it, guys. Kung may gusto kayong inukbang na din na dishes or mga favorite yung dish na gusto nyo maging keto-friendly dish, huwag kayong mahiyang mag-comment or isuggest ko sa akin kung ano gusto nyo gawin natin next time, okay? Thanks for watching!